Hi guys, meet nanay. Siya yung sinanay na taga Bicol at ang anak niya na nagtitinda ng pagka naglalakad kayo, sa Actixi at ang mga product ng mahirap. Forever Living. Ipaterapi sila sa akin. Ito'y kuha ng mga nakaraang taon. Gawa ng problema niya sa kanyang paa. Pero ang impression niya sa akin ay ito. Kaya kung ano yung mga nararamdaman niya. Pero may ini-reveal sa akin si nanay. Kaya ito, repeat lang kami. Kasi po, pag tayo po'y mga matatanda, naka-expose sa aircon, humihina po ang buto, at ang mga nerve natin ay nag-freeze, yung kumbaga, nangihina rin po yan, tsaka nangihimay. Masaka, hindi naman na ako sanay. Opo. Kung bakit, naka-ano ako niya sa laging may aircon sila, yan na, sinasabi ko. Itong anak ko. Okay lang ho, i-loan nyo na lang aircon kasi lahat naman kayo naka-experience ng therapy at malalaman nyo na yung bawal at hindi bawal. Okay, Nasa niya, parang may something na dumili niyo na, di ba parang ang pakiramdam ko rin, tinitin ako parang ang ano lang din, ano? Yung madiin na madiin. Gusto ko nga sabihin sa'yo, sige diin mo. Hindi naman ako nagdidiin. May bilan yung diin niya. Tapos? Hindi mo siya. Basta, ang mula ko sa'yo, magagamot ka. Magaling kong magagamot. Lalo sa hilot. Hindi naman po ako manghihilot, nay. Para terapi na. Oho. Kaya nga ho, sa... Ayaw mo sa hilot mo, sa... Ayaw mo ka. Ayaw mo yung lahat. Kasi, nay, ewan ko po, kasi parang ito kasi yung naging mission ko. Gusto kong tumulong nung second life calling ko na nay, hindi ko alam kung ano yung magagawin ko sa buhay ko. Parang dito ako ginaguide ni God. Salamat ni Papa God. Tumama sa second life. Opo, 2000 po, nung nanganak ako sa panganay ko, 5 days po akong hindi nabuhay. Dahil sa eclampsia, tapos nagkaroon po ako ng cardiac arrest, na... overdue na yung anak ko, tumain na po, toxic na po ako. Tapos, mga 1 week na po akong naano ng panubigan, nagle-labor, overdue, tapos UTI ko mataas. Kumbaga, nawala na po ako ng heartbeat, inilagay na nga ako sa morgue, at ano, hindi ko nga alam kung 2 days o 5 days ako naka-stay doon, dahil walang pipirma, walang kukuha sa akin. Kaya ganun po yung nangyari sa akin. Ganun po ba? Talagang iminigay sa'yo ng Panginoon na iyan na ang gagampanan. Kaya nga, yung mga blessing na nareceive ko na, hindi po ako lumilipad po, parang may pakpak. Kaya ngayon, ang kumbaga, parang yung pare pala doon sa kamay ni Jesus. Po. Diba yung kamay ni Jesus, ano yung pare doon sa hilong maslato? Opo. Dahil ang kwento din nun ay ang second life kanina ngayon. Opo. Dahil nabangga siya. Siya lang, kumbaga, sa doon sa pagkabanggaan ng sasakyan, siya lang ata ang nabuhay. Kaya inaano niya yung napangalawang buhay. Kaya nga po, yung ginagawa ko ngayon, saan ako pumupunta, ano yun, kumbaga, is a part of my mission na makatulong sa ibang tao. After ng chika namin ni nanay, ay ito, nabigyan niya ako ng isang blessing. Kaya thank you nanay, at nagbibigay kayo ng power ng Diyos. Kung yung buong pamilya ay ingatan, at lagi kayong proteksyonan sa araw-araw. Thank you, God bless you.